What's up mga boss, mga boy? Welcome back po muli sa ating channel. Una sa lahat, maraming salamat po no sa mga ating subscribers, na mga bagong subscribers natin, at saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, maraming salamat din sa inyong panonood. At malaking bagay na po yun sa ating channel mga boss, mga boy. Itong ano, kung napansin niyo mga boss, mga boy, lumamig tayo sa pag ano, sa pag vlog no ng Tevez Degamo case. Kung napansin niyo, hindi na po tayo ganun ka tindi mag-vlog ngayon no sa usapin na to. Gawa ho ng ang dami po nating ano mga boss, mga boy. Ang dami ko pong nakitang ano mga kababalaghan po sa mga pangyayaring to. Sobra po. Galing sa Senate, sa DOJ, halos kasi ano eh, halos hindi mo matansya itong ano na to eh, itong kaso na to eh, kung ano ba talaga ang mangyayari. Parang naisip ko tuloy, ano ba talaga? Parang ginagago lang ba tayo ng mga to? Drama lang ba ng mga to? Parang ganun ang pagkakaano ko eh, pagkakaintindi ko eh. Alam nyo ho, mga boss, mga bay, ngayon ho, sa gobyerno, ito akin lang naman to ha, pagkakaintindi ko lang naman po to, akin lang po to. At pagkakaintindi ko po, wala kang pwedeng paniwalaan eh sa kanila, lalong-lalo na sa gobyerno. Kasi ho, tinitingnan ko talaga, nire-review ko yung mga ano, yung mga news na dati pala Senator Bongo, tumatawag na pala to kay Tevez dati, Kinlarni, no? About sa pangyayari dyan sa Negros. At saka sinabihan mismo ni Bongo si Tevez na ihinto daw yung ano dyan, patayan dyan sa Negros, baka magalit si Duterte. Ibig sabihin, alam nila at kilala nila itong si Tevez sa time pa ni Duterte, mga boss, mga bay. Diba? Alam na nila ni Duterte ito, pero bakit nakakalusot pa rin to? Pangalawa, sa Senado, sabi ni Bato na hindi sila magkakilala ano, so yung sa picture. Na tapos, malaman-laman natin na siyempre, kilala to sila. Imposible hindi sila magkakilala, hindi sila magkaibigan, mga boss, mga bay. Kung si Senator Bongo nga sa time nila, tumatawag sa kay Arnie. So magkakilala talaga to. Magkaibigan talaga tong mga to, hindi pwedeng walang connection, mga boss, mga bay. Tsaka yun na nga, tapos na pag-anuhan din natin na itong si ano Remulla at saka ang kaibigan, ang anak ni Arnie ay magkaibigan, at ang anak ni Remulla magkaibigan, mga boss, mga bay. Naisip ko tuloy, ano ba itong pinagagawa ni Remulla? Nagdadrama lang ba ito? Dinadrama lang ba ito? Na, ito, akin lang naman po ito. Ito lang po yung ano ko, pananaw ko sa usaping ito. Ano po ba? Nagdadrama lang siguro ito? Kasi po ko, atin po din titingnan, hindi pa rin na ano, nasampahan ng kaso si Tevez. Tapos pagtanungin mo sa Remulla, andun na, bahala na yung DOJ dyan, ang sa korte ang mag-ano, basta nandun na. Parang, ano to, dinadrama lang ba tayo ng mga to? Kunwari, galit na galit siya sa ano, pero yun pala, ayawang ko lang ha, ito lang yung ano ko, ito lang yung kotob ko, maaaring mali, pero yun yung ano ko, yun yung pagkakaano ko, basa ko, maaaring dinadrama lang tayo. Ginugood time lang tayo ng mga to, mga boss, mga bay. Baka iniisip ko isang araw, magising na lang tayo, wala na.
yung issue, di ba? Parang natabunan na yung issue, unti-unti na lang mawawala. Parang ganun, no? Yun, diyan mo talaga makikita mga boss mga bay. Sa Pilipinas kasi mga boss mga bay, ang lalim ng ano eh, ang lalim ng corruption eh. Hindi mo maano eh. Mas malalim pa to sa ano eh, sa Pacific Ocean eh. ang level ng corruption sa Pilipinas, sobra talaga. Sobra talaga mga boss mga bay. Yun po yung katotohanan. Ito real talk po. Ito po talaga ang katotohanan mga boss mga bay. Kahit nga sa mga kapulisan, hindi nila alam kung sino yung kalaban nila eh. Sa bawat isa sa kapulisan, hindi nila alam eh. Kung sino yung kakampi nila o kung sino yung ano eh. Basta hindi nila kilala mga boss mga bay ang bawat isa sa kanila. Saka wala silang tiwala sa bawat isa. Diyan mismo sa loob ng kapulisan. So diyan mo ang corruption talaga sa Pilipinas. Sobrang lalim. Hindi kayang abutin ang lalim nito mga boss mga bay. Wala eh. 'Yun yung pagkakaintindi ko talaga eh. Parang ginugood time na lang tayo eh. Parang ginugood time na lang. Vlog tayo dito, vlog tayo doon. Pero yun pala, ang mga hunghang, nagda-drama lang. Din drama-drama lang pala tayo mga boss, mga bay. Yun yung pagkakaintindi ko. Kunwari, palitan sila ng ano? Palitan sila ng itong si Arne at saka Remulla. Palitan kunwari ng mga ano? Maanghang na salita. Kunwari, magkalaban sila. Ganito, yun pala. Drama sa radyo lang pala. Yun yung akin lang naman, ha? Pagkakaintindi ko lang naman. Maaring hindi naman tama, maaring tama din. Pero, yun na nga. Parang ginagood time na lang tayo mga boss mga bay. Kasi wala nangyari hanggang ngayon eh. Sobra talaga. Kaya sabi ko, ang Pilipinas pag ganito, tapos yung presidente, hindi ganun ka-strong, walang mangyayari. Lulubog at lulubog ang Pilipinas, mga boss, mga bay. Yung napansin nyo rin, si Bongo, during sa Senate hearing, wala rin. Hindi mo rin makita, maski anino ni Bongo, wala. Anino ni Rafi Tulfo, wala rin. Talagang walang mapupuntahan talaga mga boss, mga bay. Ito, pasensya na kayo sa akin ha, kung sa mga sinasabi ko, pero yun po ay ano ko lang po, sarili ko lang pong pagkakaintindi. Maaring mali yun, mali po yun, pero ayon po sa pagkakaintindi ko po, yung sa personal ko lang pong ano, na talagang ganun. Kasi ho, wala po talaga eh. Kasi wala ka ng mapagkakatiwalaan eh. Sa gobyerno natin ngayon. Ang hirap po eh. Ang hirap maniwala. Biruin mo naman lahat ng kapulisa. Halos lahat ng mga general. Ano na ng polis yun ha? Sila na nagpapatupad ng batas. Sila na yung dapat na mag-protect sa mamamayan. Mag-servisyo sa mamamayan. Protektahan ang mamamayan. Pero sila pa yung namumuno pagdating sa mga ganyang bagay, mga illegal, mga gun for hire, mga kapmembro, ano din, involved din yung kapulisan. So talagang ano, mga boss, mga may, nakakadismaya ho talaga. Kasi ho, tayo pong taong bayan, ang nagsasahod sa mga tiwaling government officials na to, mga boss, mga may, tapos yun lang ang gagawin. Bukod sa pagnanakaw ng kwarta sa kabayan ng bayan, linlangin pa yung mga tao. Puro drama kasi, mga boss, mga bay. Puro kadramahan na eh. Puro kadramahan na talaga. Tapos, yung mga vlogger, mga political vlogger, ganun din kasi, pira-pira lang din.
kung sino yung kukuha sa kanila na magbigay ng budget para i-vlog. Yun, doon sila papanig. Siyempre, kung sino yung magbayad, doon sila papanig. Eh, maski sabihin nilang hindi, maski bata, tanongin mo mga boss, mga bay, alam na yun. Kaya nga sila nag-political vlogger dahil sa ganyang ano eh. Ganyang bagay, dahil nandun yung pera sa mga political vlogger eh. Lalo na pag tuwing election, yun. Tibang-tiba ang mga yun, mga boss, mga bay. Kaya mapansin mo yung iba. Kunwari, ito yung tao niya ngayon na ano, sinusuportahan niya. Tapos mamaya-maya, malalaman mo nalang bumaliktad doon pala sa kabila kasi malaki yung offer sa kabila. Twist niya kagad yung storya doon sa kabila kakampi. Vlog niya na kabutihan ng isa, tapos yung isa, tirahin niya. Yun yung mga political vlogger, mga boss, mga bay. Alam niyo na yun kung sino yung mga yan. Diyan pa lang, makita mo talaga na grabe, wala ka na ho mapipili, mga boss, mga bay. Wala ho, talagang ganyan ho talaga ang lakaran sa Pilipinas. So iwan ko lang kung paano susurvive itong bansa natin, mga boss, mga bay, kung ang mga tao na nandyan ay sino yung mga officialis natin sa gobyerno, sila pa yung mga ano, mga hunghang. Wala talaga. Tsaka kayo rin naman na ng problema dyan, mga boss, mga bay, kasi sa pagdating ng eleksyon, nagpapabayad din kasi kayo sa mga buto nyo eh. Saka hindi lang yun, dyan mo talaga makikita na talamak talaga ang ano, ang korupsyon. Kaya hindi na tayo magtataka. Kasi pag election kasi, kung sino yung maraming pera, siya talaga yung mananalo, mga boss, mga bay. Nakita ba kayo, mga boss, mga bay, na may mga politikong tumakbo sa bansa na medyo hindi ganun karami ang pera na mananalo? Wala, mga boss, mga bay. Mostly talaga, limpak na salapi. Kailangan pag tumakbo ka para ikaw ay manalo. So ano pala yung mga ordinaryo lang na tao na walang perang ilalaban sa mga malalaking politiko? Hindi, wala nang pag-asa talaga na ano, na mananalo. Sa pera-pera lang ho talaga lahat. Diyan mo talaga makikita na ang corruption matindi. Kasi pag wala kang pera, hindi ka mananalo eh. Pagdating sa eleksyon, hindi ka mananalo. At dyan ka magtataka na itong mga politician na to, gagastos ng ilang milyong-milyong halaga ng pera para lamang manalo. Meron pa nga iba. Ito nga, nalaman ko nung nakarang eleksyon. May mga bonus pa sila. Pag manalo yung ano, manok na presidente, may mga bonus pang ibibigay sa mga mayor. Ayun, mga mayor, alam nyo yan. May mga bonus pa kayo. Diyan mo talaga makikita ang corruption, bay. Mga boss, mga bay. Talagang nakakadismaya. Pero yan na ho, ito yung ano eh. Yan na po yung nakasanayan ng mga Pilipino eh. Yung mga ano ba, bagay na ganyan. Kaya wala ka talaga mapagkatiwalaan, mga boss, mga bay. Wala ka mapagkatiwalaan talaga sa Pilipinas ngayon. Puro kalukuhan na nasa utak ng mga tao dyan. Ba't yung mga government officials natin, wala. Yun pa nga iba, panahon ng election, papatayan pa sila. Nagpapatayan pa, hindi pa nakontento sa ano, nagpapatayan pa. Para sa ano? Nag-aagawan. Kaya nagpapatayan. Wala talaga ang mas mga bay. Wala talaga ano. Talagang ginugood time na lang talaga tayong mga mamamayan. Yung mga taong ano lang, mga kagaya natin na mga regular lang na mamamayan. Ginugood time lang talaga tayo ng mga hunghang na to. Yun po ang pagkakaintindi ko, mga boss, mga bay. Comments down below, mga boss, mga bay, kung ano po yung ano. Ano po yung mga ano nyo? Ano po yung mga nasa loobin nyo? Mga opinion nyo patungkol po dito sa problema na to. Comments down below, mga boss, mga bay. Basahin ko po lahat yan. At naisip ko nga rin, mga boss, mga bay, baka mag-iba ako ng content na lang kasi wala eh. Walang mangyari sa ganito eh. Puro tayo batikos dito, batikos doon. Tapos
sayang lang, wala din namang nangyayari. Dahil yung mga taong pinag-anuhan natin, pinagkakatiwalaan, eh ginu-good time lang pala tayo. Yun nga ang ano ko mga boss, mga bay, yun nga ang basa ko talaga, ginu-good time lang tayo ng mga to. Kasi hindi mo mapagkaila eh, na itong mga to, magkaibigan tong mga to eh, tapos nagdrama-drama lang kunwari na ano, na magkalaban sila, mga ganyan-ganyan. Yun pala, drama lang nila mga boss, mga bay. Yun yung nasa isip ko mga boss, mga bay. Advance na yung mag-isip. Alright mga boss, mga bay, kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider subscribe. Libre lang naman po yun at napalaking tulong na po yun sa ating channel mga boss, mga bay. Hanggang sa muli, see you on the next one.